Yes, that's good one. Good to know. You. Kadiri, no? Ang kadiri talaga dito, no? So silk. Like, I wanted to vomit. Kadiri talaga dito. Honestly, guys. So bad, kadiri. It smells so bad. It really smells. I mean, I'm walking on the basura right now, and it just smells really, really bad. Oh, finished goods label, huh? Chewy Choco, huh? Mimi, huh? From Chewy Choco, huh? Delivery note. Babe. Take it, take it. This is probably one of the most disgusting places I've ever been in my entire life. I am stepping on basura, and I mean seriously, my shoes are white. I smell like bahu talaga. I don't even know what to say. But, I mean, those kind of words you should not even say, you know? Bahu talaga. You can already feel it in your throat. So if I can feel it in my throat, how about the people actually living here? It must be really, really bad. Maybe they're used to it. Maybe they're used to it. Yeah, maybe. Because even if they're used to it, I mean, it's still... they will get sick, no man. For sure they will get sick. Huh? God, but bahu, no? Maybe go eat more when you're back. No, why? God, but talaga. Dito ka magtataka. Yung tapat niya, subdivision. Subdivision yung tapat. Yung ito, hindi tayo nagkakamali. Tapat niya ito, subdivision din. So, ang nagtataka tayo, paano nila, bakit nila ginawang open dam site wherein subdivision din dapat ang tagot dito. So, since ginawang open dam to, alamin natin sino may-ari. Lahat ng concern dito, alamin natin. Pero, basically, yung NBI, kukunin nila yung mga truck dito. Saka itong backhoe para maging nasa custody muna ng gobyerno at lumutang yung mamayari talaga nito. Kasi kung di lulutang yung mamayari niyan, wala tayong magagawa kundi kumpiskahin yung mga gamit nila. Kaya lang mangyari. Makita nyo, laki oh. Na hektarya, no? Halos. Hindi mo rin masasabing MRF dahil dapat doon nagsosort out. Hindi ganito eh. Kung lalo akong galing sa industrial park. Dapat yung mga basurang galing sa industrial park sorted na. Ito hindi. Tumingin tayo, pre. Tumingin tayo. Ayan. Mabayan. Ayan, nasaan yung ano? Yung huli natin. May pormasyon. Pinabayaran sila. Para makapag-jump dito sir, may binabayaran silang local dito sir. Hindi pa nga lang ito tapos nila dito sir. Dalawa pa lang yung huli natin, yung jump dito. Pwede kaya natin makuha? Tapos yes sir, paano natin? Patawag mo yung subject. Ano sakyan natin? Hindi, mamaya yun. Sa truck yun. Pag nakuha natin yung truck, tulungan natin yung BIA. Saan ba dadalhin yung mga truck? Yung mga ano natin? Ayun yung kutsara. Iyan mo ko kay Juan. Med? Para dyan sa... Pero naman yan, sa may bandang... sa may... Yung papasok na Island Cove, di ba? May mga truck dyan. Tingnan nyo, may mga upa na mga flatbed. So guys, they already coolie a few people. We're gonna see them now. This is just extremely disgusting, man. What the heck is this even? I don't even know what that is. Looks like a... I don't know what it looks like. Wow, man. All kinds of garbage. I don't even know what's going on here. My God. Oh, thank you, thank you, thank you. Oh, somebody got a drone up there to shoot. What do you think about the smell, sir? Alam mo, grabe, no? Grabe. You can see how beautiful it is on the other side. Yes. Then dito sa property nila, you can see the difference. Opo. And yet, ang pinakamasakit dito, the other side,
subdivision siya. Mm-mm. So health risk ito sa mga tao. Opo. No? And at the same time, you can see kung ano yung damage na ginawa nila sa environment. So with this, we will assure the people na there'll be someone who will be held liable or responsible for this. Kakasuhan natin yung mga yan. But it's enough evidence just that you see it like this, yes, no? Yes, yes, of course. Yeah, yeah. Basically, pati yung mga government officials na dapat matamaan, tatamaan dito. Sir, okay. Tanong ko lang po, sir. Wala ho bang kinalaman ng local na pamahalaan? Ng well, alamin din natin yun, pero basically, since nandito sa lugar nila ito, may nakikita na tayo, no? And, hintayin natin yung kanilang explanation. Opo. No? But, sa laki nito, imposible naman di mo nakita to. Opo. Di ba? Lugar mo to at di mo nakikita. So, malaking problema mo yan. So, diba? Is this a big place or is this just an average or small place? No, this is a big place, no? If you will look at it, it's about 6 or 7 hectares. Mm. No? So, compared to other illegal dump sites, it's big. Oh, it's big. Compared to ano to, ganito talaga ang mga open dump sites na yung malaki. Oh. No? So ito yung tinatawag natin na regular open dump site nila talaga, kasi there are dump sites na maliliit lang siya tapos tapo ng konti, lipat na naman. Ito hindi, regular to kasi you can see how big it is. Opo. So palaki talaga. Oh, grabe. Talagang Sir, matanong sir, di ba nabanggit nyo kanina na pagka magtatapon ko ng basura, may bayad? Tama po ba? Yeah, may nagbabayad daw sila rito. So, iniimbestigahan din ng NBI, na alam din ng NBI kung ano yung sitwasyon. So, we will get the information from the NBI sa investigation nila. Thank you. You just cannot believe this place, man. Oh my God. Ano to? Kilala niyo siyempre natin nagbabago dito, di ba? Kami po kasi ang mga kapsis. Hindi nga, ang tango ko siyo. Kilala niyo yung mga nagbabago dito, nagdadam. Hindi. Hindi naman po kami nagdadam. Hindi naman po kami namimili sa kanila. Sir, bali po sa labas. Namimili po kami sa labas. Dito? Sa labas po, sa mga customer po namin. Dyan po sir, tansa, manggahay. Dito po sir, wala po. Laguna sir, nakarating po kami. Sir, hindi nagdadam dito ng basura. Saan galing? Anong probinsya? Pa? Saan sila galing yung manggadam? Hindi po po alam sir. Sino yung rito? Sino yung pinaka-manager dito? Yun ang makausap na lakit. Janet, nasaan yung Janet? Iyan nyo lang. Hindi naman natin uulihin. Tanungin lang natin. Hanap niya yung Janet. Hanap niya na yung Janet. Nakabilis na. Para ano? Ngayon, yung mga sasakyan nyo dyan na hindi naman involved sa ano, palabasin nyo na dahil sisil po namin yung area. Bali dalawang truck tsaka isang backhoe.